Kahapon ay abot-abot ho yung pasasalamat ninyo at kayo ho ay personal nakapag face-to-face sa speaker. At ngayon ho yata, nasa Malacanang sila para sa LEDAC meeting. Hmm. Sabi ho niya sa inyo rin kahapon na ibabrought up niya sa Pangulo yung inyong request at kakausapin niya na baka pwedeng i-maintain yung mga traditional na jeep, yung may mga kabayo. Yun ang nabanggit niya. Hmm. Narinig niyo naman ho yun, Sir Balbuena. So, opo. Sa ano tayo nga patutungo? Yung nire-request daw ninyo, alisin na yung kwan, yung deadline sa consolidation. Tama po ba? Yun po yung healing ninyo kay Speaker kahapon? Opo, Kong Erwin, Sir Aljo, na yun po ang healing natin sa ating Pangulo na alisin na po yung deadline, pero susunod pa rin po tayo sa modernization. Hmm. Actually, Sir Erwin, Kong Erwin, pinapaliwanag po natin kagabi kaya Speaker Romualdez na may mga na-modernize na po tayo na mga sasakyan, na mga traditional. Mataas po ang bubong, automatic po yung door na nasa kanan, may wifi, may CCTV, kaya lang po hindi po ito naaaprubahan. At ang presyo lamang po nitong body nito, nasa 750,000 pesos. Saan po gawa yan? At yung makina po, Kong Erwin, Sir Aljo, kung bibigyan nga po tayo ng gobyerno ng subsidy, eh, wala pong gagastusin na 1 million ang ating mga kasamahan nga, na driver at sa anong kumpanya yan? Anong kumpanya? Sir Ma. Actually, Sir Erwin, marami po, iba-iba na po ang nakapaggawa nito. Ang Glorious, ang Hataw, ang Pilipinas. Opo, dito Filipino po sa atin. Philippine made naman po yan, ano? Hindi naman siguro yan. China na naman. Hindi. Hindi po, Sir Erwin.